So guys, welcome to Cubs TV. Good morning sa inyo lahat. Ngayon may meron akong inspection na bahay, bagong project. Ito ay re-renovate 'yan, kabibili lang, pinili ng owner. Pero mga luma na kasi mga gamit. Titingnan natin kung ano yung mga dapat palitan. Dapat palitan at saka dapat ayusin sa bahay na to. Oh guys, magsimula na tayo mag-ikot. O, tingnan natin kung may matututunan tayo dito sa vlog kong ito. Para sa mga, kung may mga project kayo o may mga bahay na papagawa, makukuha nyo, ma-adapt nyo yung mga matututunan natin dito. Simulan natin mag-ikot ngayon. Mostly pagka ganito mga lumang bahay, yung mga papalitan dito, yung mga aircon tsaka mga outlet, kasi yung mga kulay ng outlet nagpe-fade na siya, tapos may mga tama-tama na ng spark, mga may itim na, kaya papalitan na yan. Ito yung nasa labas tayo ngayon. Ayan yung bahay, ceiling. Mukhang ceiling, yung ceiling kasi maaaring palitan. Kasi mukhang yung loob nito, kawa na. Yung loob nito, medyo titingnan natin yung wiring. So, ano pang klase ng wiring ang ginamit. Okay. Ito, may aircon condenser dito sa labas. Tingnan natin kung okay pa to. Ayan guys, ito inverter type na Panasonic. Mukhang okay pa naman to. Ayan, mga bago pa yung pins. Mukhang bagong kabit lang to. Siguro additional to sa bahay na nung dating gumagamit. Nagpa-additional siya. Nasabi kong bago pa lang to kasi inverter type na ang ginagamit. Itong mga latest kasi ngayon na aircon na condenser, mga inverter type para makatipid yung owner. Ayan. Itong isa, mukhang inverter, hindi to inverter type. Mukhang luma na kasi tingnan nyo yung aircon niya, yung bracket, kinakalawang na. Meron na siyang sign of ano, matagal na siya. Matagal ng gamit. Ayan. Malalaman natin 'to kung inverter type. Halimbawa, itong LG na 'to, tingnan natin kung inverter type. Malalaman natin 'yan dito sa plate. Makikita natin. Ayan 'no. Single phase. Tapos current niya 17 ampere. Ibig sabihin, malaki pa yung kuryente yung nakukonsumo niya. 17 ampere pa siya. Yan. Kung i-compare mo siya dito, tingnan natin yung inverter type. Ano kukonsumo niya? 6.2 ampere na lang. Ibig sabihin, inverted na siya. Yung current niya mababa na ang konsumo kasi inverter type na. Yung mga electronic parts niya na yung konsumo ng kuryente niya napapaliit na pag inverter type. Yan. Itong aircon na siguro ito, gusto ng may-ari na palitan, pwede na siguro itong papalitan. Pero itong Panasonic na inverter type, mukhang bago pa. Ayan, siguro mga 2 to 3 years lang itong nagagamit pa siguro. Ayan. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano pang ibang pwedeng palitan. Ayan, itong ano, may mga kalawang niya, yung box niya. Papalitan na yan. Tapos mapapansin natin, maliliit ang size ng wire.
maliliit. Tapos yung main line niya, mukhang ang main line niya maliit pa rin, kaya kailangan palitan na. Gagawin natin 3.5 yung mm yung ano, yung main line. Ayan, yung mga kalawang na yung kawan, mga box, papalitan na natin ng utility yan. Okay. Ito. Punta tayo, tingnan natin yung panel board. Kung okay siya. Yan guys, ito yung panel board. Yan. Napapansin mo, napapansin natin, yung main 100 ampere tapos plug-in. Ito yung main niya. 100 ampere pero plug-in siya. Tapos ang branches niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali 17 branches. Tapos plug-in siya. Pagka ganitong mga panel board ay 17 branches na, tapos ang main niya ay 100, kailangan natin gamitin breaker dyan ay bolt-on type. Kasi malakas ng kuryente ang kukonsumuhin niya. Pag plug-in kasi, ito mga ganito, maluluwag yan, maluluwag ito. Ayan, tingnan nyo. Maluwag na. So, yung terminal niyan, kasi disalpak lang siya, maluwag. Ngayon, kung mataas ang amperaheng ng load ng mga breaker na to, pwede, posibleng uminit. Posibleng uminit yung bus bars, tapos mag-loose ng konti, magkaka-spark-spark. Iinit yung ano niya, yung bus bars niya, tsaka yung breaker, tsaka yung current niya, medyo lalakas. Imbis na 6 ampere lang, magiging 7 ampere, 6.5 ganun, or 8. Tapos pag overload siya, automatic, pag nainit kasi yung mga breaker, yung terminal niya, medyo pag umiinit siya, lumuluwag yung terminal. Kaya nagkakaminsan na nagkakaroon ng high current. Yan. Pag mga bolt plug-in type na breaker, maximum number of branches niyan pag plug-in, kailangan mga 6 branches lang. Kasi pag dumami na yan, pag nag-add na yung mga amperahe niyan, itong 100 ampere na to, yung terminal niya, kahit kaya ng 100 ampere, dahil sa maluwag siya, mag-iinit din. Kaya kailangan bolt-on type para yung screw niya mahigpit na mahigpit. Kaya papalitan na natin ng bolt-on type yan. Tapos, napapansin natin yung mga wire niya. Maliliit yung size ng supply. Tapos, ano siya? Mga solid pa, solid wire. Ibig sabihin yan, pag ang mga wiring ng bahay ay gumagamit ng mga solid wire, medyo may katagalan na. Kasi ang mga ginagamit ngayon, mga stranded wire, THHN, ang brand. Yan. Siguro, pagka ganitong klase ng breaker, siguro nasa at mga klase ng wire na pag solid na, mga nasa 15 to 25 years na ito. Na nakakabit. Ang lifespan kasi ng mga wire na magiging okay pa siya, 25 years lang. After 25 years, pwede mo na siyang palitan para brand new siya. Yan. Ito yung main breaker natin. 300 ampere. Yan. Tapos, pagka ganito mga tatlong panel board na, ang supply ng ang panel board ng isang bahay, marami na itong load. May 110 volts pa yan. Marami ng load yan. Kailangan mga bolt-on type. Ito mga ganito, yung mga mahahabang branches niyan. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga plug-in type.
kailangan bolt-on type ang gagamitin. Ayan. Ayan, nagbabaklas na sila ng ilaw. Possible kasi ito mag-rewire. Kasi may interior designer na dito. Maaaring yung location ng mga ilaw, malipat-lipat. Yung mga switch, switching yan, hindi na rin po pwede. Switch location, baka malipat din. Tsaka yung wire nga niya, mga solid wire pa. Kailangan palitan na. Papalitan natin ang THHN na types of insulation. Para 90, pag THHN kasi, mga 90 degrees ang capacity niya ng yung init. Kaya yung tibay ng yung init ng kanyang na nakakayanan ng isang wire bago masunog ay 90 degrees. Pag THHN, yan. Punta tayo sa taas. Tingnan natin yung taas. Yung mga outlet, wall lamps. Yan. Okay, yan. Kalawang na rin yung ano niya, yung mga junction box. May kalawang na. Papalitan na yan. Mga utility box. Yan, papalitan na yan. Yan guys, ito, yan. Yan, dahil malaki ang kwarto, tapos mapapansin natin, yung kwarto malaki. Yan. Tapos ang aircon niya maliit. Probably ito, mga 1 horsepower lang ito, 1.5. Pagka ganito kalaki yung kwarto, mga 2 horsepower to 2.5 horsepower ang gagamitin. Kaya, pwedeng inverter type na aircon ang gagamitin. Yan. Wall mounted na aircon na 2.5 horsepower. Or 2 horsepower or 2.5. Yan. Maliit yung aircon niya. Papalitan siya. Yan. Yung water heater, mga lumang water heater, papalitan yan. Yan, ganun din ang aircon ito. Window type na aircon pero maliit. Tapos ang kwarto malaki. Mga 2 horsepower to 2.5 horsepower ang gagamitin dito. Split type. Yan. Yan, luma ang water heater. Papalitan na rin yan. Tapos, pag pupunta yung electrician dito, bago magpadala, kailangan, meron na siyang ano, as-built or bagong plano na gagamitin. Titingnan niya yung lumang as-built, tapos yung bagong plano, kukumpira niya kung yung mga box ba nasa tamang lugar. Pag hindi na nasa tamang lugar, halimbawa, nabago yung interior design ng bahay, automatic, tatakpan yan. Tatanggalin nalang yung wiring yan. I-re design ng mga outlet kung saan siya dapat ilagay. Ito, malaking kwarto din. Yan. Kaya kailangan malaking ano. Mataas. Tapos malapad. Malaking mga 3 horsepower ang gagamitin dito. Ito, meron siyang ano. Ayan, aircon. Ito yung mga mukhang bagong kabit lang. Bagong additional na kasi inverter type na siya. Tapos may ionizer pa. Mga latest na nalabas yan. Kaya pwede pa magamit yan. Kung yan yung maandar, pwede pa nilang magamit yan.
Tapos kukonsulta na din sila sa mga aircon kung akma ba yung laki ng aircon para dito, kasi baka mamaya maliit pa rin itong capacity ng aircon nito, papalitan pa rin yan. Pero kung tama lang yung aircon niya, ang capacity niya, pwede hindi na palitan. Mukhang bago pa kasi yan. Yan, mga wiring, mga putol-putol na, tanggal na. Papalitan na yan, mga solid wire kasi yan. Tapos kailangan yung mga box, gawin na natin plastic para maiwasan yung ground. Tapos lalagyan ng mga adapter, hindi yung walang adapter, kasi ayan, nahuhugot, katulad yan, nahuhugot pag walang adapter. Itong mga lumang tubo nito, pwedeng ipunin nila, tapos pwede nilang gamitin para makatipid. Gagamitin na yan lumang mga PVC na yan. Pwede pa yung gamitin, wag itatapon. Para konting PVC na lang ang gagamitin. Tingnan natin yung main sa labas. Kung anong, kung meron ba siyang main. Labas tayo. Guys, nasa labas na tayo ng bahay. Tingnan natin. Ito na yung poste. Mapapansin natin. Yan yung poste. Yan, medyo may kalumaan na din yung city box. Tapos, wala siyang main. Walang main breaker dito sa labas. Ibig sabihin yan, may katagalan na nga itong bahay na to. Kasi yung mga bagong bahay, required na ng Meralco na may main breaker dyan. So, ibig sabihin, matagal na itong bahay na to. Kasi wala pa siyang main breaker. Yan. So, ang gagawin natin dyan, bagong design, lalagyan natin ang main breaker dito sa lugar na to. Kasi pag may main breaker ang bahay sa labas, flexible siya. Just in case na magka-problema yung bahay o yung main wire dito papunta dito, pamula dyan sa taas, palabas, papunta sa loob, pwede natin siyang patayin at palitan. Katulad nito, luma na yung wire natin. Pag medyo may sugat na yan, hindi na siya, natin siya mapapalitan kasi wala kang patayan sa labas. Just in case na magdagdag ka ng... Yan guys. Lalagyan na natin to ng main breaker. Kasi pag may main breaker ka, flexible siya. Madami kang pwedeng gamitin, pwede ka marami kang pwedeng idagdag. Katulad ng bahay na to, wala siyang generator. Ngayon, kung lalagyan mo siya ng generator na pwedeng i-occupy yung, o i-consume yung lahat ng load ng bahay, maobliga kang tumawag sa Meralco para patayin yung linya mo. Kasi wala kang tatapan ng generator na sa labas. Yung nasa loob lang, hindi mo siya magagalaw kasi wala kang patayan sa labas. Kaya kailangan lalagyan natin ng main breaker dito. Just in case na maglagay ng generator, o kaya sa bagong plano, meron siyang design na generator, malalagyan mo siya ng transfer switch. Meron kang mapapagpatayin dito para walang kuryente at may tatap mo yung transfer switch. Sa ngayon, hindi mo siya pwedeng lagay ng generator kasi wala kang patayan. Maobliga ka pang tumawag sa Meralco para pansamantalang patayin para maglagay ka ng transfer switch dito sa labas para sa buong bahay. Kaya pag ini-apply ito sa Meralco ng bagong load, bagong transport, bagong linya,
Kasi mangyayari nito, yung lumang, ang billing nito, yung sa lumang may-ari pa. Para magiging, para ang apply nito sa Meralco, upgrading at saka transfer of name ng bagong owner dun sa Meralco. Kasi sila na ang bagong magkoconsume. Yan. So, yan guys. Tapos na ang inspection natin. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Sundan nyo ako sa mga susunod pang mga vlog ko. Kung may suggestion kayo, tsaka may tanong, pwede nyo akong tanungin. Pwede natin i-discuss sa mga susunod na vlog ko, yung mga katanungan nyo.